Hello, arrego. Au. Ako nga pala ay isang malupet na graphic artist base kay Godzilla na based dito sa Philippines. So my name is PJ Valencia and you're watching Fishlines Creative Vlog. Ayun na nga guys. So remember, 'di ba, meron tayo before na iniintay na approval ng client natin dun sa sketch na ginawa natin. Naalala nyo ba yun? Hintayin pa natin yung email let response ng client natin kung approve sa kanila yung layout ng sketch natin. Kasi pag once na approve yun, at naalala nyo rin ba yung video natin before na merong request si client natin na pinadiretso niya yung mukha ng character, kasi yung una nating nagawa is naka side view, so gusto niya naka straightforward. Attachment lang na na-receive niya na yung edit dun sa whole body ng character na ginawa natin, yung nakataglid yung ulo. So, okay na. Tapos na yung edit. So, save na natin. So, ayun na. Nakuha na natin yung feedback doon. And meron na rin tayong feedback kung okay na rin ba yung mga sketches natin. Tika. Tingnan nyo yung email sa akin. So, ito. Yung isa nating email. We have final approval for the sample sketch concept. Please proceed. Thanks. Please proceed! Ito naman yung isang email natin, yung dun sa whole body na ginawa natin. Although, for revision siya, pero he captured what I wanted. Diba? So, nakuha natin yung gusto ng client. But I think his eyes need to be smaller and rounder. If he can decrease the size of his eyes, then I will be happy! Way up overhead! I'll set the cup to side. Now, heel drags, go on left! Ayun guys, so may update na tayo dun sa whole body natin na character na ginawa. Lilitan lang daw yung eyes and medyo mas gawin nating rounder. So, easy peasy na lang yung pag-edit na yun. Although, yung isa sa mga kakainan ng oras natin ngayon is yung paggawa naman ng sketch doon sa isang book naman na gagawin natin. And remember, itong sketch na to is buong alphabets ang gagawin natin. So, although sketch pa rin naman siya, sabi ko nga sa inyo, when I do sketch, it's rough! Gusto lang naman natin dito is ma-capture ng client natin yung gusto nating ipakita dun sa images per page na yun. Okay? Let's go! Work na tayo! Okay, so ito na yung ating i-edit, guys. Yung face ng ating character, di ba? Naalala nyo before, sabi ko sa inyo, maggawa tayo ng separate layer para sa on top na line art. Para yan yung line art na hindi natin magagalaw. Also, layer din para sa highlights and shadows. And nandun na yung ating base foundation para sa buong character. Ang maganda kasi dito, pag meron tayo dito sa base foundation, bawa ito, ang request ng client is that mas maliit yung mata ng character natin and mas rounder daw. So, dito sa base natin, tatakpan muna natin siya, di ba? Ang hirap na may hawak ang camera at nagdodrawing ka. Okay. Yan. So, since napaka-lupit pa ng mga gadgets na hawak na gamit natin, pasensya na akong uuga-uga ngayon ng ating camera dahil wala naman tayong matinong tripod pa. Yan. Tapos muna natin ito, yung pinaka-eyes. Huwag natin tapayin yung line na yun. Yan. Ito lang muna ang pinaka-base. Yan. Kasi babagoy natin yung eyes niya, so kailangan matatanggal lahat. So, kunin lang muna natin yung, oops, magpas. Kunin lang muna natin yung pinaka-color niya. Okay, so natakpan na natin yung base form natin. Kung wala yung shadow, ayan na lang may iwan sa kanya. Ayan, so tapos na. Babaguhin naman natin ngayon yung sa shadow natin. Punta tayo sa shadow layer.
Then technically, dito sa shadow layer, magbubura lang tayo. Kasi since nakaseparate naman yan, so yun lang yung tatanggalin natin. So eraser tayo. Yung mga naiwan lang ng mark, yung mga highlights and shadow para dun sa kanyang mata. Oops, sinabi na. Yan, okay. So wala na, okay na yung clear na yung sa mata natin. Ngayon punta naman tayo ulit sa ating pinaka line art. Dito sa line art natin, so babaguhin na natin siya. Ang isa sa ginagawa ko dito pala, guys. Halimbawa, yan yung eyes. Instead of burahin natin agad lahat yan, patungan muna natin. So gawa muna tayo ng sa pang layer. New layer to, ha. And then, babaan muna natin yung opacity ng original line art natin. Then punta tayo dun sa new layer natin. Bakit natin ginawa yun? Para at least may guide tayo nung original natin na ginawa. Kasi ayaw nga yun ng client, eh. Gusto niyang nagwawala sa yero yung mga kapitbahay. Yan, sige, boy ka pa. Sige. Habang nililipad ang yero ng ating mga kapitbahay, tuloy lang tayo dito sa ating pagtatrabaho. Ayan, so nandito na tayo sa new layer. Tapos, lalagyan na natin dito ng tahol ng aso. Ang hirap mag-record! May lumilipad ng yero, may tumatahol pang aso. Hoy, gutom na aso nyo! Anyway, sige, bear with me. I hope na yung voice ko na lang ang marinig ninyo. Ayan, so, nandun na tayo sa bagong layer natin. So, yun ang magiging guide natin ngayon. Okay. Yan. Rounder na kaya. So, para at least pakuha natin siya as pantay, duplicate na lang natin, di ba? Duplicate natin yung round na eyes natin. Duplicate. Dalawa na siya. And then, baliktarin lang natin yan. Tapos, lagay na natin siya dito. O, see? So, pantay siya dun sa kabilang mata natin. So, since duplicate sila, pwede na nating emerge yung dalawang layer natin. So, yung mata natin, ayan na. Merge na siya. So, ngayon, babalik tayo dito sa ating binabaan na opacity na original line art. Siyempre, tataasan na natin ngayon yan. Yan. And then, tsaka natin ngayon buburahin yung original na line art natin. Okay, let's erase. Okay, so na-erase natin. Ngayon, me-merge na natin yung original line, yung edited na eyes natin na line art doon sa original line art natin. Merge layers. Yan. So, naka-merge na siya doon sa original line art natin. Ngayon, gawan muna natin siya ng white sa eyes. Feel, 'di ba? If you think na parang medyo may kulang doon, 'di ba? Mamaya na lang natin re-remedyohan yan doon sa original line art natin. Kasi right now, ang goal natin... Okay. Ang goal natin is that lagyan mo na ng pupil. Yan. Yan, okay? So, right now, pwede na natin siya ngayon emerge ulit dun sa base natin na color. Base color, merge down. Okay? Ako kasi ayoko ng maraming layers. Kung kaya kong pagsamahin and hindi naman siya critical yung layer na yun, pagsasamahin ko siya. Para lang, konti lang yung nilalaro kong layers, ayoko mabot sa 100. Kung kaya ko lang i-maintain sa 5 tayo na layers. So, ngayon punta tayo dito sa original natin na line art. Kasi papansin nyo, meron dun parang hindi na feel na black. So, edit lang natin yan. There you go. Yeah.
Okay na, rounder and smaller. Wala naman siyang binanggit regarding dun sa mga kilay ng ating So, wala tayong gagalawin dyan. Adjust na lang natin siguro itong highlight ng pupil. Masyado lumit yung mata niya ngayon. Maganda siguro ibaba lang din natin ng konti. Let's see. Mas okay ba? I think mas okay naman. Teka, try natin angat ng konti. Mas okay ba? I think mas okay naman. Ayan! So, ready na siya ulit for revisions. Let's save. Actually, ang maganda dito sa Procreate, automatic siya na nakasave na. Kahit ma-exit yung app mo na yan, pag binalikan mo yan, kung ano yung last na ginalaw mo, ganun na siya. Okay, so technically nakasave na siya, pero lalagay lang natin siya dito sa Mac natin para at least doon natin siya email. Pwede ko rin man email dito diretso eh. Pero meron na kasing thread yung yun, Mac. So from there, lalabas siya dito. Lalabas siya dyan. Accept lang natin. There you go. Ayan, so naisend na natin sa client natin yung revisions na hinihingi niya na smaller and rounder eyes ang kailangan niya. So hopefully nakuha naman natin yung gusto niya and abangan natin kung mag-i-email siya for another revisions for that. Ang next natin gagawin is that yung mga alpha hindi pa tapos yung yero at ang aso. Ang susunod na okay. So, ang susunod natin ngayon gagawin is yung ating sketch. So, ang susunod natin ngayon ang susunod natin ngayon gagawin is yung mga sketch naman natin na okay na daw yung overall layout na ginawa natin. Gagawin natin siya sa isang video naman, okay? So, thank you so much for watching. Don't forget to like this video, subscribe, and hit that notification bell para... Ayun, so kanina pa ako salita ng salita, wala na naman pala yung light natin. Nakalimutan ko na naman siyang i-on. Kung kailan patapos na, tsaka lang natin siya in-on. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like this video and subscribe to show some support naman. And also, hit that bell notification para at least ma-notify kayo sa mga susunod pa natin mga videos. Okay? So, thank you so much again for watching. My name is Tumatahol na Aso and you're watching Fishline Creative Vlog.